Retro Verdi Santillan point of view. Sabihin mo nga, ilang beses ba dapat na masaktan? Tanong sa akin ni Leandro ang kanang kamay ko. Umirap ako tsaka napangisi. Sa katulad nating marurumi ang kamay, ay hindi nararapat ang salitang pag-ibig. Saad ko, nakapamewang ako sa kainang yate mula sa Cagayan de Oro. Totoo ang sinabi ko. Sakit at kirot lamang ang dala ng mga babae na yan, kaya't para saan pa ang salitang pagmamahal. Hindi ako na-broken ng isang beses kundi dalawa, kaya itagaman sa tingga ay hindi na ako tatatlo pa. Kinuha ko ang teleskopyo ko upang tanawin kung malapit na ba kami sa isla nang mangunot ang noo ko dahil sa mga tulisang natatanaw ko. Mga taong labas at hinahabol ang isang babae. Kulot ang buhok niya na may pagka-blondy. Madumi na ang puting dress na suot niya kakatakbo sa buhanginan. Inilahad ko ang kamay ko at alam na kaagad ni Leandro ang ibig kong sabihin. Ibinigay niya ang telepono at kaagad na tinawagan si Damos. Get that girl, Damos. Huwag kang basta manood lamang kung ayaw mong sumabog ang utak mo. Kalmadong saad ko. Natanaw ko na naglapitan sila sa babae. Ano po ang gagawin namin dito, Master Retro? Tanong niya. Ang laki mong tao pero napaka-stupido mo. Isama mo yan sa subasta. Pinatay ko ang linya. What was that? Hindi makapaniwala na ani Leandro. Mas nanaisin kong ebenta siya kaysa makita kong malasog ang katawan niya sa dami ng tulisan na titikim sa kanya. Naglakad ako papasok sa yate. Ang isang server ay ipinagsalin ako ng paborito kong alak mula sa Italy. Jaden's point of view. Ano ba? Saan niyo ba ako dadalhin? Bitiwan niyo nga ako! Nagwawalang saad ko pero ano ba ang laban ko? Malalaking lalaki ang may hawak sa akin. Dapat ko bang ipagpasalamat ang pagsalba nila sa akin o baka mas dapat ako matakot? Kinaladkad nila ako hanggang sa isang lihim na lugar na nasa likod ng isla na kinalalagyan namin. Nakakatakot ang lugar na iyon para sa akin kahit na mukhang mansyon iyon. Diyan ka! Anang lalaki tsaka ako binato sa isang kwarto. Luminga ako at puno din iyon ng kababaihan. Anong lugar to? Tila maiiyak na saad ko. Kung ako sa'yo ay mananahimik na lang ako. Anang isang babae. Maikli ang suot niyang damit at puno ng kolorete ang kanyang mukha. Nilinga ko ang aking mata hanggang sa matanaw kong nakasuksok si Bella sa gilid ang kababata ko. Bell! Dinamba ko siya ng yakap at noon lamang napawi ang pag-alala sa mukha niya. Bakit ka narito? Alalang saad ko, ngunit malakas na pag-iyak niya lamang ang nadinig ko. Maya-maya pa ay may mga nagpasukang mga bakla, malalaki din ang katawan nila. Isa-isa nilang pinaghahawi ang mga kababaihan upang ayusan. Ano ba? Saan ba nila tayo dadalhin at ginagawa nila to? Takang saad ko, ngunit yung babae na may kolorete pa din ang sumagot. Bebenta. Dalawa ang pamimilian mo. Maging asawa o maging alipin. Ngumisi siya matapos ay nabaling ang mata ng isang bakla sa kanya. Oy, Mare, nandito ka pa rin. Parang pang-apat na buwan mo na dito ah. Natatawang punat ng bakla. Umirap lang yung babae matapos ay naramdaman ko na lang ay persahang paghatak ng isang bakla sa akin. Ang ganda mo. Siguro sa bilyon matatapos ang presyo mo. Tawang anang bakla pero ikinainit iyon ng ulo ko. Pwede ba? Paalisin niyo na lang kami. Hindi kami laruan. Mga tao din kaming tulad niyo. Sigaw ko pero hindi sila nagpatinag sa halip ay nagtawanan sila. Tsaka mo sabihin yan kapag nakaharap mo na si Mr. Verde. Anya, kahit anong pagmamatigas ko ay nagawa pa din nila ang gusto nila. Nang matapos na ang lahat ay kaagad din silang lumabas. Idinikit ko ang aking pandinig sa pinto nang hindi ako makarinig ng ingay ay sinubukan kong pihitin ang gintong siradora noon. Matagumpay na bumukas ang pinto. Kung ako sa'yo, ay hindi na ako magtatangka.
saad na naman ng babae. Pasensya ka na, hindi ako ikaw. Matapang na saad ko, nilingon ko si Belle para sana yayain siya, pero halata naman ang takot niya kaya't minabuti ko na lang na umalis. Nagtatakbo ako at naging maingat sa mga kilos. Nakakapagtaka na walang mga gwardyang nagkalat, samantalang nang dumaan kami kanina ng mga lalaki ay napapalibutan ito. Nagtago ako sa pader na bato nang may dumaan sa direksyon ko, matapos ay nagpatuloy na naman ako sa pagtakbo hanggang sa matagumpay kong malagpasan ang malawak na mansyon. Ngayon ay binabaybay ko naman ang madamong lugar. Siguro ay likod na ito ng mansyon. Naging maingat ako sa paghakbang hanggang sa palagpas na sana ako sa pader nang eksaktong paglabas ko ay siyang pagputok ng baril. Ngunit walang ingay iyon, basta na lamang bumulagta ang isang lalaki na tingin ko ay mataas din ang katungkulan. Dahil sa mga ginto na nakasuot sa katawan nito at ang punot dulo ng pagkamatay niya ay isang lalaki na ngayon ay matalim na nakatanaw sa akin. Tila binabasa ang reaksyon ko. Ikaw. Mahinahon ngunit garalgal ang nakakatakot niyang boses. Sa isang segundo ay nakatutok na sa akin ang baril ng pulutong ng tauhan na nasa tabi niya. Ang kabako ay umabot na sa talampakan. Alam kong anumang oras ay pwedeng mawakasan ang paghinga ko, lalo na't naging saksi ako sa isang kasalanan na hindi maitutuwid ni numan. Hold your fire! Maotoridad na anya kaya't sinamantala ko ang pagkakataong iyon upang makatakas. Ibinigay ko ang pinakamabilis kong pagtakbo. Katakataka na wala akong nadinig na kahit anumang putok ng baril mula sa aking likuran, ngunit hindi ko na iyon nilingon. Habol hininga ako nang makabalik sa kwarto na pinanggalingan ko. Nakatanaw sa akin yung babae habang nakangisi. Ano ang nangyari sa'yo? Dapat ba akong matuwa na buhay ka? O baka ikaw ang maging mitsa ng aming kamatayan? Anya pa, akmang magsasalita pa siya nang magpasukan ang mga armadong kalalakihan. Labas! Saad nila. Pinagdulakan nila kami gamit ang mga nguso ng baril nila. Sa labas ay naghihintay sa amin iyong babae na mukhang masungit at pinis na pinis ang buhok habang nakapuyod. Pinangunahan niya ang paglalakad hanggang sa marating namin ang isang napakalawak na kwarto. Masasakit pa ang tuhod ko sanhi ng pagtakbo, ngunit hindi ako pwedeng magreklamo. Umakyat kami sa entablado. Ang bawat bewang namin ay may kanya-kanyang numero at ako ang pinakahuli. Totoo nga ang sinabi ni Liana, yung babae na may kolorete. Narito kami upang ibenta. Sari-sari ang mga presyo na aking nadinig at si Bella ang pinakamababa. Ang mga luha niya ay walang paglagyan habang hawak ang aking kamay. Hanggang sa akin mapunta ang mata ng tagapagsalita na kasama namin sa stage. This is the last auction item! Simulang anito tsaka ako itinuro. 20 million! Anang lalaki na medyo bata-bata pa. Maayos ang itsura niya. Oh, if she goes to you, what do you plan to do with her? Tanong ng tagapagsalita. I want her to be my wife. Nakangiting anya nang may magsalita pa. 1 billion! Ang lahat ay natigilan kahit ako. Dahil ang lalaki na iyon, siya yung bumaril kanina. Oh my God! Tila kinilig pa iyong tagapagsalita. This is the first time I hear Mr. Retro Verde owning the prize! Matapos ay itinanong din sa kanya ang tanong doon sa isang lalaki. I want to tear that woman's body apart. Anya habang matalim siyang nakatanaw sa akin. Wala akong magawa kundi ang mapakurap. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Naiinis na saad ko habang kinakalagkad ako ng dalawang gwardya habang nasa harapan namin iyong Retro. Sabihin mo, anong balak mo sa akin ha? Papatayin mo din ako? Matapang na saad ko ngunit binalot ako ng kaba nang huminto siya matapos ay nilingon niya ako. Ang mata niya ay walang kasing dilim. Maghintay ka kung yun ang nais mo. Yun lamang ang sinabi niya ngunit nagawa niyang patahimikin ang bibig ko. Nakakatakot siya. Ipinasok nila ako sa isang kwarto.
Hinawakan noong retro ang kamay ko, tsaka ako padarag na inihagis sa kama. Sa palagay mo, ano kaya ang magiging papel mo kapag nahuli mo ang isang kriminal na pumatay ng tao sa harap mo? Naniningkit ang kanyang mga mata. Ipakukulong, pero sa mga kagaya niyong mapepera ay walang magagawa ang batas. Mariinggiit ko habang nakatanaw sa kanya. Ngunit ganoon na lamang ang pagtawa niya nang madinig niya ang sinabi ko. Humalakhak siya matapos ay tumingala. Tuloy ay nasaksihan ko ang paggalaw ng Adam's apple niya. Exactly. Kaya ganun ang ginawa ko. Ngising anya na ikinagulat ko. Humakbang siya palapit sa akin. Ang lalaking yon ay marami nang na-rape na batang babae. Anya, isinampa niya ang tuhod niya sa kama na ngayon ay nasa pagitan na ng dalawang hita ko. Ipinako niya ang dalawang kamay ko sa magkabila ang gilid ng aking ulo. At sa tuwing mahuhuli siya ng batas, ay pera ang tinatapal niya. Kaya winakasan ko ang buhay niya. Napakurap ako ng paulit-ulit. Kinain ako ng kaba. Hindi ako maniniwala sa'yo. Lakas loob kong sinalubong ang kanyang mata, ngunit naging mas madilim pa iyon kesa kanina. Hindi ko hinihingi na maniwala ka. Huwag kang magtatangka na gumawa ng hindi ko gusto. Kung ayaw mong mas mapadali ang buhay mo, hindi ito pakiusap. Isa itong utos mula sa pinakamataas na tao na kaharap mo. Anya matapos ay inirapan ako at tumayo. Tuluyan kong nabitiwan ang aking paghinga nang lumabas siya. Ganon din kaya ang gagawin niya sa akin. Papatayin niya din ako. Ngunit muli na namang dumagundong ang aking kaba nang muli siyang pumasok habang nakasuksok ang kanyang kamay sa kanyang pantalon kasunod ang isang bakla. Prente siyang naupo sa single na sofa matapos ay nag-cross legs at tinanaw ako. Undress her! Anya na ikinalaki ng mata ko. Naroon ang mga gwardya niya pati na siya. Tumaas ang kilay niya na makita niya ang reaksyon ko. Mukhang nahulaan niya naman iyon, kaya't pinalayas niya ang mga gwardya niya. Undress her! Pag-uulit niya pero matalim kong tinitigan si Retro. Kaya kong magbihis mag-isa! Lumabas na kayo! Naiinis na saad ko. Get out! Masungit na anya din sa bakla. At ikaw? Ano ang balak mo sa sarili mo? Saad ko. Tumawa siya ng sarkastiko at animoy hindi makapaniwala. Ako ang bumili sa'yo, kaya wala kang karapatan na utusan ako. Masungit na anya. Oo, binili mo ko, pero wala ka pa rin karapatan sa katawan ko. Saad ko pero nariyan na naman ang paghalakhak niya. Sige, hihintayin ko kung kailan ako magkakaroon ng karapatan. Hanggang sa kusa mong isuko ang buhay mo sa akin. Ako mismo ang tatapos sa kakarampot na karapatang pinaglalaban mo. Galit na anya na naman. Hindi kita hahawakan nang wala kang binibigay na permiso. Anya. Now, undress in front of me. Anya matapos ay hinugot ang baril na nasa bewang niya at kinasa iyon. Napalunok ako. Kapag hindi ko siya sinunod, ay tiyak na mamamatay ako. Dahan-dahan kong inalis ang ibabang saplot ko. Sunod ang damit pang itaas ko. Nakatanaw lang siya sa mata ko at ganoon din ako. Hindi ko ipakikita sa kanya ang takot na nasa dibdib ko. Mula sa likuran ko ay unti-unti kong inalis ang bra na suot ko dahilan para sumilay sa kanya ang dalawang maselang parte ng katawan ko. Hindi ko inalis ang aking paningin sa kanya kahit na pati ang huling saplot ng aking pang-ibaba ay naalis ko na. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya dahil hindi nagbabago ang reaksyon ng kanyang mata. Napalunok ako nang pumasok ako sa banyo at hihinga-hinga ako nang tuluyan ko na iyong maisara. Nahawakan ko ang aking dibdib sa lakas ng pagtibok noon. Yun ang unang beses na may lalaking nakakita ng buong katawan ko. Kaagad kong binuksan ang shower upang matakpan noon ang ingay na magagawa ng aking pag-iyak. Pag-iyak na kanina ko pa tinatago dahil sa takot. Wala akong alam kung kailan na lang ako mabubuhay sa mundo
oras na magpantig ang tenga ng retro na iyon ay mukhang hindi siya talaga nagbibiro. Paglabas ko ay wala na doon si Retro. Isang kahon na itim ang naroon. Binuksan ko iyon na may lamang dress at mga alahas. Napalunok ako habang hinihipo ko ang malalaking diamante ng kwintas na naisuot ko na. Mula sa ampunan ay hindi ko man lang naranasan na magsuot ng magagandang damit tulad ng suot ko ngayon. Nasabi ko sa isip ko habang tinatanaw ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga alahas na katulad nito. Ngunit matapos ng lahat ng ito ay ano naman kaya ang kapalit? Lumaki akong sakit ng ulo ng mga madre sa kumbento. Ngunit hindi ko ninais na masadlak sa mga taong katulad ni Retro. Lumunok ako at akmang bubuksan ang pinto ng kwarto nang makadinig ako ng boses sa labas. So, bakit mo nga kinikip ang babae na yun? Anang boses na isa. Medyo matinis iyon. Kung mabibili siya ni Montrell, ay maluloko na ang lahat. Ang pakay ni Montrell ay gawin siyang asawa. Kaya tsak na magkakaroon sila ng magandang komunikasyon. Palagay ko'y si Retro iyon. So, what's your point? Matigas na anito, yung kausap ni Retro. Pwede tayong ikanta ng babae na yon kay Montrell na tayo ang pumatay sa ama niya. Nasapo ko ang aking bibig. Eh di patayin mo yung babae. Lalo akong nanginig. Nag-iisip ka ba? Tingin mo ganun sila katanga para isipin na bumili ako ng babae sa halagang 1 bilyon para lang barilin? Papatayin ko siya pero hindi pa sa ngayon. Maghintay ka. Kaagad akong bumalik sa kama nang marinig ko na ang mga yabag palapit. Sumama ka. Anya nang makapasok? Tinignan ko siya. Kailangan kong maging maingat kung gusto ko pang mabuhay. Saan mo ko dadalhin? Maayos na saad ko. Ang karapatan mo lang ay ingatan ng iyong katawan. Bukod doon ay wala na, kaya huwag kang magtanong. Masungit na anya. Napakahabang kotse ang sinakyan namin. May mga gwardya sa unahan, samantala magkaharap naman kami. Ang mata niya ay nakapako sa aking mukha. Naiilang ako kaya inipit ko ang aking labi. Inirapan niya ako matapos ay ininom ang wine na nasa malinaw na baso na kanina niya pahawak. Sa sandaling minuto ay nakarating kami sa lugar. Ibinaba ni Retro ang baso niya matapos ay hinintay akong makalabas. Humawak ka. Anya sa akin tsaka inamba ang kanyang braso para kapitan ko. O baka gusto mong ako pa ang humawak sa'yo. Ngumisi siya nang makahulugan nang makita ang pagnguso ko. Mabigat sa loob ko na kumapit sa kanya hanggang sa bumungad sa amin ang napakaraming mga bulaklak pang patay. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang mukha na nasa poster. Yun ang taong pinatay ni Retro. Nilingon ko siya. Nakatanaw siya sa akin. Oras na ibuka mo ang bibig mo, ay wala nang susunod na hanging lalabas dyan sa bibig mo. Pananakot niya na naman. Pumasok kami. Siguro ay maimpluwensya talaga si Retro dahil napakainit kong e-welcome siya ng mga tao sa loob. Natanaw ko yung lalaki na nagpresyo sa akin na gusto akong gawing asawa. Nakatanaw siya sa akin. Nakikiramay ako, Montrell. Nakikiramay ako sa pagkawala ng daddy mo. Malungkot ang tunong ani Retro. Natigilan ako. Siya si Montrell? Tatay niya ang pinatay ni Retro. Kaya niya ako binili ay para huwag kong sabihin kay Montrell ang aking nalalaman. Nagkwentuhan sila. Hinala pa nga ni Montrell ay kalaban nila sa negosyo ang salarin, ngunit ang hindi niya alam ay ang halimaw na nasa kanyang harapan. Nais kong lumabas kung maaari. Maayos ang aking paalam kay Retro habang abala siya sa pakikipagkwentuhan kay Montrell. Tinignan niya ako at tinatansya kung ano ang nasa isip ko. Go on, huwag ka lang lumabas o lumayo. Bilin na anya. Inaasahan ko na ang mga pagbibilinan niyang gwardya para bantayan ako. Pero hindi ako kasing tanga ng iniisip niya. Nang tumuntong ako sa labas ng lugar ay kaagad nila akong sinundan. I need to take a restroom. Pwede niyo bang hanapin yun para sa akin?
nagpapakyut na saad ko. Nagtinginan pa sila. Dito lang ako at hindi aalis. Alam ko naman na hindi din ako makakatakas. Seryoso waring saad ko. Nagtanguan pa sila. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin ko, ay humakbang ako pasulong patungo sa mapunong lugar. Magbabaka sakali akong may matatakasan ako roon. Lilingalinga ako habang patuloy na humahakbang nang may humikit sa pulsuhan ko at isinandal ako sa pinto. Tingin mo ba talaga ay matatakasan mo ko? Naniningkit ang matangan niya. Halos dumoble na ang kabog ng puso ko. Paano ka nakarating dito? Nauutal na saad ko. Mula nang humakbang ka ay nakasunod na ako. Retro ang pangalan ko. Malamang na yun pa lang ang alam mo. Humisi siya. Nakita ko na siya ng malapitan ngunit bakit nag-iba yata ang kanyang mukha. Mas naging gwapo siya. Siguro ay dahil sa ilaw na nasa likuran niya na nagmumula sa malaking bahay na pinuntahan namin kanina. Pakawalan mo na ako. Wala akong pagsasabihan ng kahit na sino tungkol sa napatay. Hindi ko iyon natapos nang maramdaman ko ang malambot niyang labi sa akin. Hindi iyon gumagalaw, pananahimik lamang ang pakay. Ang mata niya ay nakatitig pa din sa akin at hindi mababakas ang anumang emosyon. Samantala ako ay heto, mas lalong palakas ng pagtibok ng puso ko. Selyo yan. Tanda na kinukuha ko ang buhay mo. Ang sino mang magtatangkang humawak sa'yo ay tatapusin ko. Malamig na anya. Bakit mo ito ginagawa? Saad ko. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ako katapang. Mas dapat kitang hindi palayain, lalo na at may nalaman ka na tungkol sa'kin. Nakinig ka sa usapan namin, hindi ba? Itinagilid niya ang kanyang mukha upang makita ang reaksyon ko. Nakagat ko ang aking labi. Dahil sa padalos-dalos na pagbuka ng aking labi, ay lalo ko tuloy na ibaon ang sarili ko sa hukay. Nakita ko ang pagngisi niya habang nakatanaw sa kagat kong labi. Masyadong malambot ang mga yan. Nag-aalala kong baka masugat kung palagi mong kakagatin. Ngumisi na naman siya. Manyak! Gusto ko yung isigaw ngunit hinila na niya ang kamay ko palabas ng mapunong lugar. Naroon na si Montrell sa bukana nang makalapit kami. Mukhang may pagka-adventurist yung napili mo. Nakangitingan niya patungkol sa akin. Nakangiti habang tatango-tango na ani Retro. Hindi na din kami magtatagal. Marami pa akong dapat gawin. Anya. Pagkasakay namin ay nariyan na naman ang masungit na presensya niya. Alam mo bang kung nagtuloy ka kanina sa paghakbang mo, ay malamang isa ka na sa pinaglalamayan ngayon. Anya. Yung lupa na tinatapakan mo ay hangganan nila Montrell. At kung nagkataon na hindi ako dumating, ay tumama na ang bala dyan sa balikat mo. Napalinga ako sa bandang dibdib niya malapit sa kilikili. Butas iyon at mukhang may tumama. Hindi kaya niligtas niya ako? Ibinalik ko ang paningin ko sa mukha niya pero tila wala na naman siyang pakialam. Nakatanaw siya sa dinaraanan habang kinakatok ng isang daliri niya ang gilid ng window nang magring ang phone niya. Pinanood ko ang perpektong paggalaw niya hanggang sa masagot niya iyon. Right now! Nakataas ang kilay na anya matapos ay nilingon ako. Sa dami ng pagkikitaan, bakit naman dun pa? Angal niya matapos ay nadinig ko ang malakas na palatak sa dila niya. Damn! Anya pa matapos ay pinatay ang linya. Rigor, let's go to the boutique. Anya. Ano ang meron at kailangan kasama pa ako? Angal ko nang hawakan niya na naman ang kamay ko papasok sa boutique na sinasabi niya. Mamili ka ng susuotin mo. Makikipagkita ako sa katransaksyon ko sa bar. Okay, saad ko. Tsaka namili. Itim na rubberized dress ang napili ko. Hanggang sa ilalim ng tuhod iyon at alam kong nababaduyan sa akin si Retro pero wala akong pakialam. Hintayin niya na lang mamaya. Nakakapanibago na hindi suit ang suot niya ngayon.
Long sleeve lang iyon na itim. Open ang apat na magkakasunod na button. Nakasimangot pa din siya nang makarating kami sa lugar. Isang lalaki na medyo mahaba ang buhok ang sumalubong sa amin nang umakyat kami sa ikalawang palapag. Lumapit siya kay Retro matapos ay bumulong, ngunit madinig ko din naman. Bakit kailangan kasama mo pa yan? Baka makasira lamang sa plano yan. Anito, nilingon ako ni Retro, ngunit nagpanggap ako na wala akong nadinig. Walang titingin sa kanya sa mansyon. Hilig pa naman ito ang pagtakas. Seryosong anya. Retro point of view. Nariyan na ba sila? Saad ko habang hindi binibitiwan ang kamay ng pasaway na babae na ito. Kanina pa, hindi ba talaga magiging sagabal yung babae mo? Muli na namang anya. Kumunot na ang noo ko. Ang sabi mo ay wala sa bokabularyo natin ang salitang pag-ibig. Wala pa akong ginagawa, Leandro. Kaya tigilan mo ko sa pamahiin mo. Matalim ang mata na saad ko. Doon muna ako. Gusto kong uminom. Maya-maya ay ani Jade. Ganyan-ganyan din ang sinabi mo kanina. Promise, hindi na ako magkukulit. Nagpapakyot na anya pa. Tumaas lang ang uso kong matapos ay nilingon ko si Leandro. Ako nang papasok. Silipin mo si Jade. At huwag kang magkakamali na palapitan sa kahit sino yan. Bilin ko. Umiling siya pero hindi ko na inintindi iyon. Sandali ko pang nilingon si Jade pababa ng hagdan, matapos ay pumasok na sa VIP room. Salamin ang pader noon ngunit hindi kita ang loob. Mr. Santillan! Matabang matanda ang sumalubong sa akin. Wari ko'y siya ang founder ng isang organisasyon na gustong makipag-isa sa amin. Nakipagkamay ako matapos ay naupo. Nilingon ko si Jade na naroon na sa crowd. Heto na ang request mo. Anya matapos ay ibinaba sa mesa sa mismong harap ko ang attache case na itim, ngunit pula ang loob. Makakapal na balot ng droga ang laman noon. Tumango ako at ngumiti, matapos ay naglingon na naman sa labas. Ay, leche. Mali pa yata na pinabayaan ko siya. Naibulong ko. Matapos ay halos mapatayo ako nang makita ko kung gaano nakaikli ang dress na suot niya. May design kasi iyong zipper, pero hindi ko alam na naaalis pala ang ibabang bahagi noon. Ngayon ay hapit na hapit tuloy ang dress niya iyan sa matambok na laman ng likuran niya. Mr. Santillan? Kuha sa atensyon ko nung matanda. Nilingon ko siya. Alangani na ang pagkakangiti niya. Nagustuhan mo ba? Anya pa. Oo, gustong gusto. Mabilis na saad ko matapos ay isinara ko ang case at kinamayan siya. Welcome to the Santeros. Saad ko, yun ang pangalan ng aming organisasyon. Nagmadali akong lumabas at inapuhap kung saan naroon si Jade. Dahil sabi kong huwag mo siyang payagan eh. Nanggagalaiting saad ko. Matapang yung babae mo. Tinutok sa akin yung sariling baril ko. Angal niya. Oh, shit! Halos mapamura ako nang makita ko siyang pinaiinom nung lalaki na tingin ko ay hanggang ngayon na lang hihinga. Padarag kong iniabot kay Leandro ang case. Mula sa second floor ay tinalon ko iyon pababa para mas mapabilis. Kusang nahahawi ang mga tao sa bawat nilalakaran ko. Tanging yung lalaki na lamang ang natira at si Jade na mukhang lasing na. Hoy! Kilala mo ba kung sino yung pinakikialaman mo? Nanggagalaiting saad ko. Ayokong nauunahan ako sa lahat ng bagay. Yung kaisa-isang tao na nauna sa akin hanggang ngayon ay hindi ko magalaw dahil sa anak ko. Dito ko lamang nalaman na may anak na pala ako. Masyadong mahabang kwento kaya hindi ko na idedetalye pa. May nabuntis ako at ipinakasal siya sa iba. Yun nga ang tumayong ama sa kanya. Ayokong mamatay sa lungkot ang anak ko, kaya hanggang ngayon ay hindi ko siya magalaw. Hinawakan ko ng maigi ang collar nitong lalaki pagkatapos ay kinuha ko si Jade sa kanya. Lasing na nga. Pinagbabawalan mo ko na hawakan ang katawan mo, pero nakikipagdikit ka sa leche na to. Nakataas ang kilay ko nang lingunin ko yung lalaki, pagkatapos ay hinanap ko si Leandro.
Sa isang beses na pagtatagpo ng aming mata, ay nilapitan niya ako agad. Ibinato ko sa kanya yung lalaki. Sandali kong inupo si Jade na talagang lasing na. Hindi ko dudungisan ang kamay ko dahil lang sa walang kwentang gaya mo. Bumuelo ako matapos ay umikot. Inilagay ko ang buong pwersa ko sa paa ko at ganoon na lamang kalakas iyon para tumama sa mukha ng lalaki dahilan ng pagmumug niya ng dugo. Hihinga-hinga ako matapos ay nakagat ko ang labi ko kasabay ng hagudin ko ang buhok ko pataas para bumalik sa dati noong ayos. Ang lakas ng loob mong humawak sa pag-aari ko. Niwala ka pa nga kahit sa katiting ng itsura ko. Mayabang na saad ko tsaka ko binalingan si Jade. Inalalayan ko siya patayo ng sunod-sunod na gumalaw ang balikat niya. Malakas niyang napisil ang balikat ko kasabay ng maramdaman ko na lang ang mainit na bagay na dumadaloy sa dibdib ko pababa. I will kill you! Nang gagalaiting saad ko nang maamoy ko ang suka ni Jade sa damit ko. Buisit ka! Lagot ka talaga sa akin! Naiinis kong hinubad ang long sleeve ko tsaka ko iyon itinapon sa mukha ng lalaki dahilan para tumambad sa kanila ang aking katawan at tato sa aking likod na nagre-representa ng aming organisasyon. Binuhat ko si Jade hanggang sa makasakay kami ng Ferrari. Inihiga ko siya. Ako na nga ang nagsilbing una niya. Pakiramdam ko nga ay nagsisi pa ako. Tuloy ay napagmasdan ko ng husto ang mukha niya. Hinawi ko ang buhok niya na tumatabing sa mukha niya. Naiangat ko ang aking kamay nang kumislot siya. Yung retro na yon, hindi ko naman maitatangging gwapo siya. Anya habang pikit ang mata. Rigor, drive slowly. Utos ko. Kaso yung ugali niya, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung niloloko niya ako. Nagsusungit tapos bigla na lang lalapit. Kunwari may pakialam. Ngumuso pa siya. Hindi ko tuloy napigil na matawa. She is innocent and childish. Pagdating sa bahay ay inilapag ko siya sa kama. Ibinilin ko sa isa sa mga kasambahay na linisan siya dahil baka magwala na naman kung ako pa ang gagawa noon. Nanatili ako sa harap ng veranda ng kwarto niya habang hawak ko ang paborito kong alak. Tinanaw ko ang kalangitan. Tinatanong ko ang aking sarili kung hanggang saan ako dadalhin ang mabigat na pasanin kong ito. Kinakailangan kong kumitil upang mapanatili ang yaman ng aming pamilya. Samantalang ang kapatid kong si Rylander ay masayang namumuhay at nakokontento sa kung ano ang meron siya. Master Retro, maayos na po si Miss Jade. Anong kasambahay na nasa likod ko? Hindi ako kumibo, hinintay kong mawala ang yabag niya bago humarap sa kama kung saan naroon si Jade. Inilapag ko ang ala ko matapos ay nilapitan ko siya. Napangiti ako. Mas maayos na ngayon ang itsura niya kesa kanina. Ikaw, bakit nga ba nasa harap pa din kita hanggang ngayon? Samantala ang pakay ko'y paslangin ka pagkalibing na matandang Montreal na yon. Nasabi ko ng tabihan ko siya. Hinaplos ko ang malambot na buhok niya. Nang una ko siyang masilayan sa dagat ay talagang nahuli niya ang atensyon ko. Siguro kung ibang babae lamang iyon, ay pababayaan ko na lamang na maghahasa. Umayos ako ng higa. Itiningala ko ang aking mukha. Dapat naman talaga kasi hanggang doon lang yun eh. Bakit ko pa kasi pinigil si Leandro na barilin ka? Napapailing na naibulong ko sa aking sarili. Unang batas pa lang ng samahan ay nalabag ko na ng dahil sa'yo. Idinilat ko ang aking mata. Ako mismo ang gumawa ng batas na iyon, ngunit hindi ko akalain na ako din ang babali. Batas na mahigpit kong ipinatutupad noon pa man na kailangang kitilin ang buhay ng sinumang testigo na hindi miyembro ng organisasyon. Napagitla ako tsaka napalingon nang maramdaman ko ang mainit na balat na dumadapo sa aking tiyan. Unti-unting ibinabalot ni Jade ang braso niya sa akin habang pikit ang kanyang mata.
Ang mukha niya ay pilit niyang isinisiksik pang lalo sa tagiliran ko dahilan ng paglunok ko, hanggang sa unti-unti ko iyong nakasanayan. Walang lumalapit o nagtataka man lang na dumikit sa akin, kaya hindi ako sanay. Kahit ang lumabas o makipag-date ay hindi ko na nagagawa dahil ayoko. Pero ganito pala ang pakiramdam noon. Para akong nakukuryente. Ang pagdampi ng mainit niyang balat sa hubad kong katawan ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Napangisi ako at unti-unting ninamnam iyon matapos ay ipinikit ko din ang mata ko. Jade Point of View. Sakit ng ulo ang kaagad na naramdaman ko habang nakapikit ang aking mata. Mahigpit akong nakayakap habang nakadapa sa malambot na unan nang makaramdam ako ng init ng paghinga. Kinapa ko pa iyon ng malambot na bagay naman ang mahawakan ko at mukhang labi. Kaagad kong minulat ang mata ko at mukha ni Retro ang bumungad sa akin. Nakataas ang kilay niya habang nakatanaw sa akin. Kaagad ko siyang tinulak palayo. Naupo ako ng mabilis sa kama tsaka kuniyakap ang sarili ko. Diba sabi ko sa'yo wala kang karapatan? Inis na saad ko. Anong ginawa mo sa akin? Umayo siya. Sumandal siya sa headboard ng kama, tuloy ay hindi ko maiwasang titigan ang mga muscles sa katawan niya. Nakita mo naman, hindi ba? Ikaw ang nakayakap sa akin. Tila nagmamalaking anya. Sinadya kong gumising ng maaga para hindi mo sa akin masisi ang ginagawa mo. Anya pa. No! Mariing saad ko. Alam mong lasing ako kaya dapat hindi mo ko hinayaan. Ang sabihin mo gusto mo din na mayakap kita. Malakas na sigaw ko. Tinignan niya ako matapos ay ngumiti. Sunod ay tumawa hanggang sa baluti ng malakas niyang pagtawa ng kwarto. Oo, gusto ko. Anya nang huminto sa pagtawa. Gusto kitang yakapin sa leeg para hindi ka na makahinga. Alam mo ba kung ano-ano ang mga pinaggagawa mo? Siya naman ang nanggagalaiti ngayon. Inilapit mo na naman sa kapahamakan ng sarili mo. Hindi ako nakapagsalita. Tinignan ko lamang siya. Sorry. Nakalabing saad ko. Tumayo siya at hinayaan na malaglag sa katawan niya ang kumot na kanina ay nagkukubli sa kanya. Naka-boxer lang siya at ang sexy noon. Napaka-perpekto ng katawan niya. Kung sa bagay hindi nakatakataka iyon dahil isa siyang mafia. Tinanaw ko lamang siya hanggang sa makalabas siya. Ilang araw din na hindi ko siya nakita sa mansyon. Medyo nakakalabas-labas na din kasi ako. Nang tanungin ko siya sa mga gwardiya niya ay may transaksyon daw na pinuntahan. Bagsak ang mga balikat ko. Siguro ay palaging napupurnada ang lakad niya kapag kasama niya ako, kaya iniiwan niya na lang ako. Hanggang sa ikalawang linggo ng umaga ay wala pa din siya. Nagkulong lang ako sa kwarto. Datnat panawan ako ng mga taga-silbi niya sa bahay. Nandiyang magdala ng pagkain o kaya inumin. Nang madinig ko ang pagbukas ng pinto ay hindi na ako naglingon pa. Do you wanna hang out with me? Mabilis akong napabalikwas ng bangon. Nang maglingon ako ay naroon si Retro sa gilid ng pinto. Nakasandal ang kalahati ng katawan niya habang naka-cross arms. Pakiramdam ko ay napakagwapo niya ngayon. Kung ilang araw ko siyang hindi nakasama, ay tila mas lumalala pa ang pagkagwapo niya. Para bang ibang mukha ang nakikita ko ngayong araw. Mag-iikot ako sa isla, sasama ka ba? Tanong niya pero hindi ako makapagsalita. Ang matalim niyang mata ay parang ilang araw ko lang na hindi nakita, ngayon ay lumalamlam na. Kaagad akong tumango. Ayaw kong ipakita ang excitement sa mukha ko pero hindi ko alam kung paano. Inaasahan ko na maglalakad o mag-eeroplano kami, pero mali. Dahil yate ngayon ang sakay namin. Gaano ka ba talaga kayaman? Napapailing na saad ko. Hindi ko alam. Anya, nakatanaw lang kami sa asul na dagat. Kung tatalon kaya ako dyan, sasagipin mo pa din kaya ako? Saad ko nang humarap ako sa kanya. Tinignan niya lang ako saglit matapos ay ngumiti.
kung ano-ano na naman ang naiisip mo. Gusto kong malaman, Retro. Pangungulit ko. Tinitigan niya ako ng seryoso pero hindi masungit ang dating. Ang mata niya ay napako sa akin. Sasagipin pa din kita. Seryosong anya. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang kakaibang tuwa na nararamdaman ko. Lumapit ako sa kanya tsaka ko tinanaw ang mata niya. Maaaring hindi ko alam kung hanggang kailan na lang akong mananatili sa tabi mo. Pero hahayaan ko na lang ang aking puso, Retro. Saad ko matapos ay tumingkayad ako para madampian ang kanyang labi. Hindi siya sumagot at nakapako lamang sa kawalan ang kanyang mata. Ikaw na ang bahala kung kailan mo ako papatayin. Dugtong ko pa tsaka siya tinalikuran at naglakad palayo. Pero nakakadalawang hakbang pa lamang akong nang higitin niya pabalik ang pulsuhan ko kasabay ng hawakan niya ang bato ko at mariin na siniil ng halik. Halik ng may pagpipigil at pagtitimpi. Naisandal ko ang sarili ko sa gilid ng yate dahil sa bigat na dala niya. Tumutugon lang ang aking labi sa bawat pagsunggab niya, ngunit ang aking buong katawan ay mababato. Tila ba nasa kanya lamang ang atensyon ng buong katawan ko. Habol hininga kami nang bitiwan niya ang labi ko. Nakatitig lang siya sa mata ko. Kung sasaluhin ko ba ang bala na para sa'yo, ay magiging pananggalang ka ba ng puso ko? Ang boses niya ay puno ng panunuyo. Maaring malaki iyon ngunit ramdam ko ang sinsiridad at pagtatanong. Ano ang ibig mong sabihin? Saad ko habang kukurap-kurap. Ngumisi siya tsaka umiling. Mahirap sabihin at ipaliwanag, Jade. Hayaan mong iparamdam ko na lang at kusa mong maintindihan. Aniya pa tsaka ngumiti. Hinila niya na naman ang kamay ko at papasok naman sa yate. Naroon ang isang romantic table, may pagkain at wine, mayroon pang ang kandila. Napakasimple lamang ng suot namin at hindi bagay sa ganitong klaseng preparasyon, pero si Retro yan. Kaya niyang gawing posible ang mga imposible. Nagustuhan mo ba? Maya-maya ay anya habang nakatanaw sa akin. Mukhang napansin niya ang paghanga ko. Panay ka kasi reklamo nung naglasing ka kaya naisip kong bawasan ang pagsusungit ko sa'yo. Nadinig ko ang hagik-hik niya. Mukhang kinikilig siya sa sarili niyang kagagawan. This is my first time talking a gentle like this. Sinalubong ko ang mata niya. Pero naramdaman ko ang kamay niya na humahaplos sa kamay ko. I think the weather has changed. Anya pa ngunit check na ang puso niya ang sinasabi niya. Umiling ako. Hindi mo kailangang magbago. Hindi ikaw ang Retro na kilala ko kung magiging mabait kang husto. Mas gusto ko yung ikaw, yung hindi nagbabago. Umiti siya, ngiti na walang kasing tamis. Tumayo siya at pumwesto sa likod ko. Matapos ay isinuot niya sa leeg ko ang isang gintong kwintas na may infinity na pendant. Idinampi niya ang labi niya sa balikat ko matapos ay bumulong. Hindi ko alam kung ano ang maibibigay ko sa'yo. Ngunit kung ako lamang ang papipiliin, ay kasiyahan at pagmamahal iyon. Ngayon ko lamang nadinig kung gaano kalambing ang malaki niyang tinig. Tumingala ako para malingon ko siya at hindi ko inasahan na labi niya ang bubungad sa akin. Ang labi na minsan ko nang naramdaman, ngunit iba sa ngayon. Ang halik namin kanina na mahinahon ay naging mapusok, puno ng pagnanais wari may gustong abutin. Kapwa nagpapakawala na kami ng himig na nagpapabuhay sa aming sistema. Hinawakan niya ang kamay ko at iginiya ako patayo. Panay kami hakbang. Hindi ko alam kung ano na ang mga nangyayari sa amin hanggang sa bumagsak kami sa malambot na sofa. Nadidinig ko ang palitan ng aming paghinga habang nakatitig sa bawat isa. Halos manigas ang lahat ng laman ko nang dumampi ang labi niya sa leeg ko. Napakabilis at mahirap ilarawan kung paano niyang naalis isa-isa ang saplot ko. Matagal kaming nagpalitan ng halinghing sa lugar na iyon hanggang sa buhatin niya ako at dalhin sa isang kwarto na hindi akalain na mayroon ang yate na ito.
Mukhang hindi ko na siya mapipigilan nang sumakay na siya sa malambot na higaan at handa na upang dambahin ako. Marahil hindi ko pa nga kilalang talaga si Retro, ngunit sa dami ng kabutihan na ipinakita niya ay kulang pa upang ialay ko ang aking buhay. Ipinaubaya ko ang aking sarili sa kanya hanggang sa kapwa kami mapagod. Napangiti ako nang bumagsak siya sa tabi ko, ngunit hindi binibitiwan ang mga kamay ko. Tinanaw ko kung gaano siya kagwapo sa malapitan. Makapal ang natural niyang kilay, kaya nga nakakatakot sa tuwing magsasalubong iyon. Papuso ang kanyang labi na palaging sumisimangot sa tuwing may gagawin akong hindi niya nagugustuhan. Isiniksik ko ang aking sarili sa kanya hanggang sayayain ako ng anto. Kinaumagahan ay sunod-sunod na pagdampi ng kanyang labi ang nagpagising sa akin. Ngumiti ako nang basa niyang buhok ang una kong mapansin. Good morning. Napapikit ako at ninamnam ang napakasarap sa pandinig niyang tinig. Did you see my surprise? Nakangiting anya pa. Kumunot ang noo ko dahil wala naman talaga akong ideya hanggang sa ipukol niya sa kamay ko ang paningin niya, kaya lumingon din ako doon. Napabangon ako kasabay ng pagkurap-kurap nang makita ang singsing sa aking daliri. Will you marry me? Anya habang nakangiti. Tinitigan ko siya at inaaral kung seryoso o nagbibiro lamang siya, ngunit wala akong mababakas na pagbibiro. Ngumiti ako na wari maiiyak at akmang sasagot na ako nang makadinig kami ng sunod-sunod na pagputok, dahilan ng panlalaki ng mata niya. Mabilis niyang hinila ang pulsuhan ko tsaka ako itinago sa bisig niya. Dumikit kami sa matigas na parte ng yate para doon magtago. Pinigilan ko ang aking paghinga nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Balot ng pawis ang kanyang mukha, hawak ang baril sa kanyang kamay. Ayos lang kayo! Alalang anito ngunit katakataka kung bakit siya narito. Siguro ay dahil nakabantay siyang talaga kay Retro. Hindi pa nakakakibo si Retro nang magpaula na naman ng putok ng baril, kaya nagkubli na naman kami. Leandro, itakas mo si Jade! Anya na kaagad kong ikinalingon. No! Mariing sigaw ko. Hindi kita iiwan, Retro! Hinawakan niya ang pisngi ko upang pakalmahin. You should go. Pangako magkikita pa tayo. Nagpapaintinding anya pa. Please, ayoko! Saad ko tsaka ko iniwas ang kamay ko kay Leandro. Bitiwan mo ko! Pagpupumiglas ko pa nang higpitan na niya ang hawak niya sa kamay ko. Sa likod kami dumaan ng yate habang patuloy sa pagluha ang mata ko. Please, huwag naman. Huwag nating iwanan si Retro. Pakiusap na saad ko. Patawarin mo ko. Anya pa, gustong pagtungtong ko sa speedboat ay binalot ako ng kaba sa kadahilanang hindi ko maintindihan. Inilinga ko pa ang aking paningin at halos ilang kilometro na ang layo namin nang mapayuko kami dahil sa biglaang pagsabog ng yate. Retro! Retro! Malakas na palahaw ko. Leandro! Si Retro! Si Retro! Habol hiningang saad ko tsaka ko hinatak-hatak ang damit ni Leandro. Pero parang wala siyang pakialam. Walang emosyon na mababakas sa kanyang mata. Dapat ay maging masaya ka. Malaya ka na sa kamay ng hayop na yon. Napatigil ako. Oo, plano ko ang lahat. Ayokong may madamay pang inosente kaya niligtas pa kita. Nasapo ko ang aking bibig. Traitor ka. Gusto ko yung isigaw. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Retro sa lahat ng tauhan niya, ngunit bakit niya ito nagawa? Walang paglagyan ang aking luha. Pero hindi ba tama siya? Dapat ay masaya ako na wala na si Retro. Wala nang kukontrol sa buhay ko. Napailing ako kasabay ng masagana na namang luha sa aking mata. Mahal ko siya, Leandro. Mahal ko siya. Pumiyok pa ako sa labis na pag-iyak,
ngunit tinitigan niya lamang ako ng matalim. Pwes, kalimutan mo na ang damdamin mo dahil wala na siya. Magsimula ka ng bagong buhay. Anya, hininto niya ako sa pangpang ng isla matapos ay iniabot sa akin ang tsyeke. Matagal nang bili ni Retro na ibigay ko yan sa'yo. Ngayon na ang pagkakataon para magsimula ka ng sarili mong buhay. Anya, tsaka ako iniwang luhaan sa tabi ng dagat. Sa tuwing maaalala ko ang mga alaala na iyon, ay naninikip pa din ang aking dibdib. Napapikit ako kasabay ng pag-agos ng luha mula sa aking mata. Retro! Nasambit ko. Gusto na kitang makita. Ngunit paano? Mami! Napalinga ako. Lumuhod ako upang salubungin ng yakap ang anak ko. Why are you crying po? Nag-aalalang Anya. Ngumiti ako ng mapait tsaka ngumiti. Naaalala ko lang ang daddy mo, anak. Saad ko. Oo, siya ang naging bunga bago mangyari ang insidente na iyon. Si Ventre. 4 na taon kong anak at mana sa kanyang ama na matalino. Mami, hindi po magiging masaya si daddy kung makikita ka po niyang umiiyak. Alam niyang wala na ang daddy niya at sa murang edad ay naiintindihan na niya iyon. Ang huli kong balita ay tumungo sa Russia si Leandro at doon na siya namalagi. Iniutos niya din na huwag ko nang alamin pa ang tungkol sa pamilya ni Retro kung gusto ko daw na matahimik ang aking buhay. Sabay kaming napalingon ni Ventre nang dumating ang sekretary ko. Nandito kasi siya para sunduin din ako pa Manila pero napataas ang kilay ko na may pagtataka dahil sa dala niyang bouquet ng bulaklak. Ano yan? Saad ko. May nagpadala po, Anya. Akala ko ay para na iyon sa kanya dahil matanda na siyang dalaga. Napapadalas din na may nagpapadala niyan sa akin, ngunit wala namang naka-address kung saan galing. Si Montrell ang naiisip ko dahil nagsasabi siyang nais niya akong ligawan kahit paulit-ulit ko na siyang tinatanggihan. Bumalik kami sa loob para na din maggayak patulak sa Manila. Ginamit ko ang pera na iniwan ni Leandro upang magpatayo ng sarili kong negosyo. Una ay restaurant. Salamat dahil nag-work iyon, kaya naisunod ko kaagad ang 3 kong resort. Ngayon naman ay pinapagawa ko na ang 2 kong hotel. Ma'am, you look gorgeous na po. Hindi mo na kailangan pang magbaba dyan sa mirror. Punat ni Ventre sa akin na ikinatawa ko. Siyempre, paano tayo makakahakot ng investors kung hindi magpapaganda si Mommy? Natatawang pagpapaintindi ko. Bumagsak ang balikat niya. Okay po, pero sana Mommy tsaka ka na po mag-boyfriend kapag malaki na si Ventre. Anya, na-touch tuloy ako. Bakit naman, baby? Nakalabing saad ko. Para po maipagtatanggol kita sa mga bad guys kapag po sinaktan ka nila. Wala po kasi si daddy, diba? Anya pa. Gusto kong umiyak ngunit masisira naman ang make-up ko, kaya hinaggan ko na lamang ang kanyang noo. Ngayon ang opening ng hotel na pinagawa ko sa Manila. Mabuti na nga lang dahil naisip ko din na magpatayo ng bahay bakasyunan dito. Pagkarating sa lugar ay talaga naman kaming mag-ina ang hinihintay nila. Nakangiti ang lahat ng tao na naroon. Ang mga ilaw ng kamera ay kung saan-saan nagmumula. Nagpalakpakan sila nang iabot na sa akin ang gunting na puputulin ko para sa unang pagbubukas ng hotel. Si Ventre na ang pinagputol ko noon. Nagpalakpakan na naman sila. Nakangiti kami nang pumasok. Naroon na ang magarbong salo-salo para sa lahat. Mabibigat na investors ko kasi ang narito, kaya talagang nag-effort ako. Hindi pa man kami nakararating sa gitna nang lapitan ako ng sekretary ko. May mataas po tayong panauhin, Anya. Natigilan ako dahil wala naman akong inaasahang iba nang dugtungan niya iyon. Ang mga santilyan po, nanlaki ang aking mata.
ang kabako ay dumagundong. Mommy, why are you shaking po? Nag-aalalang ani Ventre pero hindi ko siya nasagot hanggang sa alugin niya ang kamay ko. Mommy! Ulit pa niya. Nothing honey, saad ko. But your hand is freezing and cold, giit niya. Hindi ko na siya nasagot pa nang mamataan ko na ang mga panauhin na naging laman ng bulong-bulungan. Isang matanda na mababakas pa rin ang kagandahang lalaki kahit na maedad na, ngunit ang mata at emosyon niya ay tulad ng unang beses kong makita si Retro. Nakakatakot. Marahil ito ang daddy niya. Sunod ay yung lalaki na malaki ang pagkakahawig kay Retro. Ngunit maaliwalas ang kanyang mukha at mukhang mabait. Matapos ay napako ang mata ko sa binatilyong lalaki, sa tansya ko ay nasa 12 taon na siya. Malayo ang itsura niya sa mga Santillan dahil maamo ang kanyang mukha. Magandang gabi po. Magalang na saad ko ngunit wala akong nakuhang sagot mula doon sa matanda. Magandang gabi din. Yung isang lalaki ang sumagot. Dumalo kami upang paunlakan ng isang utos mula sa aming pinuno. Napakurap ako. Hindi kaya itong matanda? Ako po si Jade. Ikinagagala ko kayong makilala. Nakangiting saad ko. Inaya ko sila sa loob. Karamihan sa mga bisita ko ay talagang kilala sila. Halata ang paggalang kung sila ay kausapin. Inanyayahan ko sila sa isang mesa. Doon na din ako nakiharap bilang paggalang na din. Hello, Lil Kido. Yung binatilyo ang bumati sa anak ko. Hello din. Nahihiyang ani Ventry. Ang laki mo na kaagad. Mag-i-school ka pa din? Si Raylander ang nagtanong. Opo, hindi ko na nga po kayo nakikita doon. Bibong-bibo na ani Ventry na ikinalingon ko. Magkakilala sila? Masyado na kasi akong busy. Natatawang ani Raylander. Paano sila nagkakilala? Nasa gitna pa ako ng pag-iisip nang may panibago na naman natinig akong nadinig mula sa likod namin. Late na ba ako? Ang tinig na iyon. Pakiramdam ko ay bumabagal ang lahat bago unti-unting ninanamnam ng pandinig ko ang boses na iyon. Nilingon ko iyon at napatulala ako kasabay ng masapuko ang bibig ko. Retro? Pumiyok ako. Nilingon ako ni Ventry dahil alam niyang yun ang pangalan ng daddy niya. Tinanaw din niya ang gawi kong saan ako nakatingin. Ang luha ko ay nagunahan dahilan upang makuha namin ang buong atensyon ng mga tao doon. Gusto ko siyang dambahin ng yakap pero alam kong lalabas akong kahiya-hiya. Tinatanong ko kung late na ba ako. Tawang anya pa habang nakalabas ang mapuputi niyang ngipin, pero tanging pag-iyak lamang ang naiganti ko. Miss, kung maaari ay sumagot ka dahil kinakausap ka ng aming boss. Anang isang gwardya. Natigilan ako. Kung ganun hindi lang basta mafia si Retro dahil siya ang boss at pinakamataas sa lahat. Siya ang nagpapunta sa daddy niya dito? Nilapitan ako ng sekretary ko upang kamustahin ako. Pansamantala kong ipinasa sa kanya ang mga dapat gawin dahil mukhang hindi ko na magagawa iyon. Pansamantala ay pumasok ako sa isang unit ng hotel. Pakiramdam ko ay nanghina ako bigla. Mommy, ano po ba talaga ang nangyayari? Ani Ventre habang nakaupo ako sa kama. Hinimas ko ang pisngi niya matapos ay ayan na naman ang luha ko. Ventre, your dad is still alive. Luha ang saad ko. Ngumiwi siya at mabilis na nagpalit ang emosyon niya. Ang mata niya ay pumungay bigla. But you told me he's died because of bombing. Pangangatwiran niya. Nang hindi niya mapigil ang luha sa mata niya ay tumulo iyon at halos madurog ang puso ko. Dahil yun din ang akala ko.
dahil nandun ako nang sumabog yung yate na sakay niya. Depensa ko. All this time, I hide all my pain dahil akala ko wala na talaga siya. Sinubukan kong magpakadatag para sa'yo, Mommy, dahil walang mag-care sa'yo. Pero nun pala nagtatago lang siya. Paano niya tayo natiis ng ganito po katagal? Hagulgul niya. Pinahid niya ang sunod-sunod na paglaglag ng luha niya gamit ang likod ng palad niya kaya niyakap ko siya. Forget about that, Dad. And be with us, please. I need you so much. I badly needed you, Daddy. Umiiyak pa din na Ani Ventre. Niyakap siya ni Retro ng mahigpit. Basta, i-promise mo di ka na po aalis, ha? Mommy always cry na po kasi. Nakalabing anya pa na ikinangiti ni Retro. Matagal silang nag-utuan kaya hindi muna ako nakisingit. Hanggang sa makatulog sa bisig ni Retro ang anak niya. Inilapag niya si Ventre matapos ay tinignan niya ako. You look great, Anya. Ang layo mo na sa dating ikaw. May lungkot ang tinig niya. Hindi ako kumibo. Wala akong lakas at wala din akong mahugot na tamang sasabihin. Tumayo siya mula sa kama matapos ay hinawakan niya ang pulsuhan ko at hinila palapit sa kanya. Sinapo niya ang bewang ko at hinapit para mas madikit iyon sa kanya. Nakapako sa akin ang nangungusap niyang mga mata. Sinalubong ko ang nakakalusaw niyang tingin, ngunit gustong magbagsakan ng luha sa aking pisngi. Wala ka bang sasabihin? Seryosong anya. Hindi ko napigil na kusang magtubig ang aking mata. Dapat ako ang nagtatanong niyan sa iyo. Nanginginig ang tinig na saad ko. Wala ka bang sasabihin? O ipaliliwanag man lang? Saad ko pa ngunit matamis na ngiti niya ang nakuha ko. Ayoko man sabihin pero ikinatutuwa ko na ganyan ang reaksyon mo. Ibig sabihin ay talagang namiss mo ko. Natatawang anya. Umiyak ako kasabay ng pagpalo ko sa dibdib niya. Bakit? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Luha ang saad ko hanggang sa hulihin niya ang kamay ko at halikan ang aking noo. Maraming bagay na hindi mo pa maiintindihan. Sa ngayon, ang mahalaga ay alam mong hindi kita iniwan. Anya matapos ay sunod-sunod na katok ang nadinig namin mula sa pinto. Master Retro, pasensya na po sa abala ngunit nagyayaya na pong umuwi ang chairman. Anang boses mula sa labas ng pinto. Sa ngayon ay hayaan mo munang mamismo ko. Babalik ako matapos kong ayusin ang mga kailangan kong ayusin. Anya, tinignan ko na naman ang mata niya. Babalik ako, pangako. Anya pamatapos ay hinagka ng mabilisan ang aking labi. Retro's point of view. Ano? Pababayaan mo na lamang bang dungisan ng Leandro na yan ang pangalan mo? Nanggagalaiting ani Daddy. Noong siya kasi ang nakaupo bilang pinuno ng aming organisasyon, ay wala siya talagang pinalalampas. Naalis lang siya matapos niyang gumawa ng desisyon na hindi dapat. Kasalukuyan kaming nasa office niya. Hinigop ko ang kape na nakaharap sa amin, matapos inilapag ko iyon, tinanaw ko si Daddy. Huwag kayong mag-alala, dahil hahanapin ko siyang talaga. Saad ko? Oo, tama yan! Oras na makita mo siya ay huwag kang magdalawang isip na patayin siyang kaagad sa pagtataksil niya sa'yo. Anya pa kaya ngumisi ako. Hindi ko mamadaliin, Dad. Pipit-pitin ko si Zay ng paunti-unti hanggang sa mapaamin ko siya. Saad ko patungkol kay Leandro. At oras na mapaamin ko siya ay ihanda niyo ang isasagot niyo sa akin. Masama ko siyang tinitigan.
Pinagbibintangan mo ba ako? Galit na anya matapos ay kinalampog ang mesa. Hindi ito bintang, Dad. Isa itong palaisipan. Sadyang tapat lang ako kaya binanggit ko na sa inyo. Abat pangahas ka! Galit na anya. Hindi porkit ikaw na ang may hawak ng organisasyon, ay ganyan mo na ako kung sagot-sagutin. Bakit? Hindi ako ganun katanga para hindi ko malaman na gusto niyong ilayo sa akin si Jade. Sa lakas ng pagsabog noon, bakit buhay ako? At hindi man lang nakatamo ng malaking pinsala. Sa lakas ng kapangyarihan na mayroon kayo, bakit hindi niyo pinasundan sa Russia si Leandro para ipaghiganti ako? Nagangalit ako sa galit. Itanim niyo to sa isip niyo. Oras na nagalusan ang mag-ina ko, ay hindi ko tatanawin kung ano ko kayo. Pagbabanta ko tsaka ako nakapamulsang naglakad palabas. Tumungo ako sa paliparan. Matali kong kaibigan si Leandro at hindi nila ako mapapaniwala ng ganoon kadali para isiping pinagtak sila niya ako. Isinuot ko ang earplug sa tenga ko tsaka ko isa-isang binuksan ang mga makina ng eroplano na sasakyan ko. Tauhan din ni Daddy ang nag-rescue sa akin matapos sumabog ang yate. Hinanap ko si Jade pero wala akong mahagila. Kahit mga private investigators ay walang maibigay na detalye sa akin. Mabuti na lamang dahil nariyan si Rylander, siya ang inutusan ko ng mga panahon na hindi ako makakilos. Halos mabaliw ako lalo na nang malaman kong may anak kami ni Jade. Kaya lilinisin ko muna ang lahat ng damong haharang bago kami muling magsimula. Malayo ang bansa na pupuntahan ko kaya minabuti kong magsama ng isa pang piloto. Hindi ko alam kung anong araw na ngayon nang lumapag ang eroplano ay sabik talaga akong makaharap si Leandro. Alam kong wala siyang kaalam-alam na buhay ako dahil kilala ko kung paano tumrabaho si Daddy. Bubulagi niya ang parehong kampo para magalit sa isa't isa at hindi magkaroon ng closure. Tulad kung paano ko kinamuhian noon ang aking matalik na kaibigan na isa lang din palang biktima. Moscow ang kaagad na pinuntahan ko kung saang unit tumutuloy si Leandro. Inabangan ko siya sa madilim na parte ng poste malapit sa building. Mag-aalas 6 ng hapon nang mamataan ko siya. Medyo madilim na doon. Padaan na siya sa pwesto ko nang tutukan niya ako ng baril. Naka-head cup ako kaya hindi niya kita ang mukha ko. Who are you? Singhal niya. Tanungin mo muna kung mabubuhay ka kapag hindi mo inalis ang baril na nakatutok sa akin. Saad ko. Nanlaki ang mata niya nang makita niya ako. Idiniin ko ang baril na nakatutok sa ibabang bahagi ng katawan niya at noon niya lang na-realize na may baril pala doon. Ah, shit! Mura niya tsaka ibinaba ang baril na hawak niya. Mariin siyang napapikit. Hindi mo man lang ba ako papasokin? Saad ko. Nauna siyang maglakad papasok sa unit niya, malayo sa buhay na inaasahan ko. Pinaupo niya ako at hinainan ng alak na dati ay tinatapon lang namin. Hindi umiinom si Leandro ng alak na hindi imported. E kwento mo. Saad ko. Ngumisi siya. Ang mata niya ay puno ng lungkot. Base sa tono mo ay mukhang hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Anya. Gusto ko pa din madinig. Saad ko. Naging matunog ang pagbuntong hininga niya matapos ay naupo sa harap ko. Kita mo naman ang kalagayan ko. Patungkol niya sa unit na tinutuluyan niya. Alam mong hindi kayang bilhin ng anumang halaga ang ating pagkakaibigan. Pero masyadong tuso ang ama mo. Yumuko siya at puno ng lungkot ang kanyang mata. Natatakot siya na tuluyan kang mahulog sa babae mo at gawing kahinaan yon ng kalaban ng organisasyon niyo. Niyo? Pag-uulit ko. Tumango siya. Matagal na akong wala sa samahan. Mula nang mawala ka. Akala ko talaga ay patay ka na dahil yun ang plano ng daddy mo. Nilingon niya ako. Noon ko lamang nakita ang pamamasa ng kanyang mata. Dinaya ako ng daddy mo. Anya, hanggang sa tuluyang tumulo ang kanyang luha.
Pinatay niya ang babaeng mahal ko. Anya. Pumiyok ang tinig niya tsaka magkakasunod na gumalaw ang balikat niya habang umiiyak. Sinabi niyang isusunod niya ang parents ko. At alam mong wala akong kalaban-laban sa daddy mo. Lalo na dahil nasa malayo ka. Nangunot ang noo ko at walang paglagyan ang awa na nararamdaman ko para kay Leandro. Kinailangan kong manirahan sa malayo dahil yun ang huling gusto niya. Hindi ko pinatay si Jade tulad ng gusto niya dahil inosente si Jade. Halika na. Saad ko. Nilingon ko siya. Saan? Nauutal na anya. Ibabalik na kita sa bansa. Walang gagalaw sa'yo dun. Pangako. Saad ko. Nilingon niya ako at ganoon kabilis na napalitan ng mas matinding emosyon ang kanyang mata. Iyakap niya ako matapos ay tsaka siya umiyak. Bro, patawarin mo ako. Bro. Inalis ko ang kamay niya na nakayakap sa akin. Ang bading kasi. Ako si Retro Verde Santillan, ang puno ng organisasyon. Kinukuha ang buong katapatan ni Leandro Zen hanggang sa huli niyang buhay. Saad ko. Tinignan niya ako habang luhaan ang kanyang mata matapos ay tumango. This time, ay hindi na ako papalya, Master Retro. Anya, siguro ang katapatan niya ang sinasabi niya. Tipid ako ngumiti, tsaka tumango matapos ay naglakad palabas. Kasama ko si Leandro hanggang sa makabalik kami ng bansa. Malayo pa lamang sa mansyon ay nadidinig ko na ang pagtatalo ni Rylander at Daddy. Bakit? Hindi pa din po ba kayo satisfied sa mga ginawa nyo? Please, Dad. Malaki na kami ni Kuya Retro. At hindi nyo na maaaring diktahan pa ang buhay na gugustuhin namin. Tumigil ka, Rylander. Gawin mo ang pinagagawa ko. Anya. Ang alin? Ang itago din sa akin si Ventre tulad kung paano nyo inilayo at itinago sa akin ang anak kong si Marcos? Sabay nila akong nilingon ni Rylander. Kanino nyo naman balak ipamigay ang anak ko? Matalim kong tinitigan si Daddy. Nanlaki ang mata niya nang matanawan niya na kasama ko si Leandro. Huwag kayong magtaka kung balang araw ay wala nang matirang mahahalagang tao sa buhay niyo. Dahil kayo ang gumagawa ng pader na magbubuklod sa inyo. Kayo ang nagiging dahilan kung bakit kayo tinatraidor ng tapat niyong tauhan. Saad ko. Magstay ka sa kanya kung yun ang nais mo. Saad ko habang nakatanaw kay Rylander. Ngunit ako ay tapos na. Magkita na lamang tayo pag nasiguro ko na ang inyong pagbabago. Saad ko kay Daddy tsaka ako tumalikod. Tara na, Leandro. Jade point of view. Mommy, ilang days na pong hindi nagpaparamdam si Daddy. Tingin mo po iniwan niya na po kaya tayo? Nakalabing ani Ventre. No, baby. Naniniwala akong hindi niya na ulit gagawin yun. Pero nasan po siya? Wala pa din po siya, Mommy. Tila maiiyak na naman na anito. Nasa sala kami at nakaupo sa sofa. Hindi ba pwedeng na-traffic lang si Daddy? Sabay kaming napalingon. Naroon si Retro at nakangiti. Tumagos ang mata ko papunta sa lalaki na nasa likuran niya. Napailing ako kasabay ng pamumutla. Bakit mo kasama yan? Nauutal na saad ko. Ipaliliwanag ko sa'yo mamaya. Anya, matapos ay nilingon niya si Leandro. Sige na, dalawin mo na ang family mo. Ani Retro, tumango ito at tila ganoon na lamang kalaki ang galak sa kanyang mga mata. Daddy, saan ka nga po kasi nanggaling? Pangungulit ni Ventre. Pinarusahan ni Daddy ang mga may kasalanan kung bakit tayo nagkahiwalay, anak. Ani Retro, inilapag ko ang juice na tinimpla ko para sa kanilang dalawa. Talaga po, Daddy? Ano pong ginawa niyo sa kanila? Kukurap-kurap na ani Ventre. Tsaka ako na ikukwento, anak, kapag malaki ka na. Ani Retro. Tumabi ako sa kanila.
ang init ng aking damdamin ay unti-unti ko na namang nararamdaman. Sobrang na-miss ko siya pero ayokong mag-demand na yakapin niya man lang ako dahil wala kaming maayos na relasyong matatawag. Nagulat ako nang hawakan ni Retro ang kamay ko. Kung ayos lang ay nais ko kayong itira sa Chicago. Doon ko pag-aaralin si Ventre. Anya, tulog na sa kandungan niya ang anak namin. Ayos lang sa akin. Dalhin na natin sa kwarto ang anak mo tapos ay ikwento mo si Leandro. Seryosong saad ko. Nakakaselos. Maya-maya'y anya nang maglakad na kami sa hagdan. Nilingon ko siya at talagang seryoso siya. Si Leandro ang nais mong pag-usapan sa halip na ako. Na ama ng anak mo. Nakangusong anya. Lihim akong napatawa. Dahil siya ang may pakana kung bakit hindi natuloy ang sana ay makulay mong love life. Hindi yung ganyan. Bumalik ka na naman sa cold treatment mo sa mga tao. Irap na saad ko. Bakit? Ay, oo nga pala. Naging hot treatment nga pala kita nung nasa yate tayo kaya may Ventre ka ngayon. Nadinig ko ang malakas niyang tawa bagay na isa sa mga na-miss ko. Pwede ko namang ulitin yun kung okay lang nasundan na natin si Ventre. Kapag kinasal tayo, araw-araw kitang iha-hot treatment. Tawang anya pa na ikinapula ng pisngi ko. Manyak? Bulong ko. Lumabas kami ng kwarto ni Ventre. Sumunod naman siya. May bakanting kwarto pa doon. Doon ka nalang matulog. Saad ko. Nadinig ko ang matunog niyang pagtawa. Siguro ay may ideya ka talaga na buhay ako. Nakangisi siya ng lingunin ko matapos ay inirapan ko siya. Pinaghandaan mo pati ang kwarto ko eh. Tumahimik ka. Saad ko pero hindi siya nagpatinag at talagang tumawa na naman siya. Ikaw talaga? Ikaw na lamang ang tumungo doon dahil maliligo pa ako. Saad ko tsaka ako pumasok sa kwarto ko at mang isasara ko na iyon nang iharang niya ang kanyang kamay. Ano bang ginagawa mo? Nauutal na saad ko ngunit ayan na naman ang pagngisi niya. Diba sabi mo ikwento ko si Leandro sa'yo? Naging mapungay ang kanyang mata at alam ko na ang daloy ng utak niya kapag ganyan ang itsura niya. Ha? Pwede namang bukas o kaya ay mamaya. Saad ko pero ngumisi na naman siya matapos ay kinagat ang ibabang labi niya. Tell me, are you afraid with me? Ngumiti siya tsaka bahagyang itinulak ang pinto hanggang sa makapasok siya. Siya pa nga ang nagsara noon dahil naiwan akong nakanganga, lumunok ako. Sige, hintayin mo na lang akong makalabas sa bathroom. Saad ko tsaka akmang tatalikod nang hawakan niya ang bato ko at persahang iharap ang mukha ko sa kanya. Binabaliw mo ba akong talaga? Anya, ramdam ko ang pagpipigil niya ng gigil matapos ay padarag niyang sinunggaba ng halik ang labi ko. Hindi mo alam kung gaano ko nagtiis na huwag kang lapitan. Anya pa sa gitna ng halika namin. Humakbang siya pasulong kaya umatras ako. Nagpaulit-ulit iyon hanggang sa maramdaman ko ang pagkabasa ng aking katawan na bra na lamang ang suot. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nasa bathroom na kami. Hayaan mong pagsilbihan kita bilang parusa ng ilang taon kong pag-alis sa tabi mo. Malambing na anya. Bagsak na ang mga buhok niya dahil sa pagdaloy ng tubig mula sa ulo namin. Bumaba ang halik niya sa pangako, ang kamay niya ay malayang naglalakbay sa kung saan. Hanggang sa maianhook niya ang bra ko. Ang labi niya ay bumaba at nagsimulang dumampi sa maselang balat ng katawan ko pababa sa tiyan ko. Narating niya ang sunflower na hindi ko akalaing magpapaliad sa akin. Retro. Pagtawag ko sa pangalan niya, ang mga tuhod ko ay biglang nanghina nang magpatuloy siya. He eat me like I'm his favorite dessert. Nakagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ang magkakasunod na halinghing na lumalabas mula sa aking bibig. Matapos ay naramdaman ko ang unti-unting pag-angat ko. Binubuhat ako ni Retro.
Maingat niya akong inilapag sa kama. "Let me in, Jade." Masuyong anya. Kahit yata ang ibuka ang aking labi ay hindi ko na magagawa dahil nanghihina na talaga ako. Hindi ko alam kung kailan pa siya nag-alis ng saplot dahil ngayon ay nakabungad sa akin ang maskulado niyang katawan. Ang walong tipak sa kanyang tiyan ay tila binubusog ako, pero mas napalunok ako nang bumaba pa ang aking mata sa parte ng kanyang katawan na tingin ko ay siyang pupuno sa 4 na taon kong pangungulila sa kanya. Ah, shit. Nag-gasya bang talaga sa akin yan noon? Akala ko ay sa isip ko lang iyon nasabi pero nadinig ko ang masagana niyang pagtawa. Oo, kaya huwag ka nang mag-alala sa height ng anak mo. Matangkad yon dahil sinagad ko. Ako ang nahiya sa sinabi niya kaya nakagat ko ang aking labi. Kahit na may anak na kami ni Retro ay hindi ko pa din maiwasan na mahiya pero nawala iyon nang ayan na naman ang mga nakakabaliw niyang kilos mula sa akin. Nang pareho naming maabot ang aming nais ay hinagka ni Retro ang noo ko. Akala ko nga ay matutulog na siya nang magsalita siya. Si Daddy ang may gusto ng lahat ng iyon. At biktima lang din si Leandro tulad mo. Panimula niya. Kaya ngayon pa lang ay ihanda mo na ang sarili mo. Oras na maging santilyan ka ay kinakailangan mong isantabi ang iyong puso. Walang bilang sa pamilya namin ang salitang pagmamahal. Kung ganun, ano kami ni Ventre? Ano kami sayo? Tanong ko. Hinaggan niya ang noo ko. Alas, anya. Itatago ko kayo dahil hindi kayo maaaring makilala ng tao. Kayo ang kahinaan ko kaya kailangan ko kayong ingatan. Nakangiting anya. Kinaumagahan ay wala akong Retro na naabutan sa aking tabi, ngunit may almusal at note sa gilid ng side table ko. Ikaw na yata ang pinakamasarap na putahing nakain ko. Pero nagtry pa din ako na ipagluto kayo kahit first time ko. Napatawa ako at kinilig sa unang stanza ng sulat niya. Ayoko sanang iwan kayo kahit ilang minuto. But I have to fix our plane to move in Singapore. See you later, baby. Tumungo ako kaagad sa kwarto ni Ventry. Masigla siyang kumain ng almusal. What are you doing? Tawang saad ko. Daddy cooked for me kanina po. This is my first time na matikman ang luto niya, Mommy. Binili niya po na huwag kita gisingin kasi daw po, nag-exercise daw po kayo magdamag eh. Inosenteng anya. Napagod ka daw po. Namula yata ang aking pisngi dahil sa kalokohan ni Retro. O sige, after niyan ay maligo na ha. We're going to Daddy later. Paliwanag ko. Kahit maaga kaming bumiyahe ay tanghali pa din kaming nakarating sa Naiya dahil sa traffic. Oh, damn. I've been waiting for you two for so long. Alalang sabi ni Retro matapos ay niyakap ako. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ba't ngayon lang kayo? Dugtong pa niya tsaka hinimas ang likod ko. Ngumiti ako tsaka humiwalay sa pagkakayakap kay Retro. Traffic lang. Okay lang naman kami ng anak mo. Let's go. Kinarga niya si Ventry, ako naman ay hinawakan niya sa kamay. Si Leandro na ang kumuha ng mga gamit namin. Naglakad kami sa malawak na parte ng Naiya kung saan naroon ang 4 na malalaking eroplano na may apelyedo ni Retro. May mga nakaitim na bodyguards na naghihintay sa amin. Sino po sila, Daddy? Ani Ventry habang inaalalayan siya ng isa na umakyat. They are my people, son. At balang araw ay magiging sa iyo din. Nakangiting ani Retro habang hawak naman ang kamay ko. Talaga po? Sabik na ani Ventry. Magiging ganyan din po ako sa inyo? Hindi niya mapigil na mamilog ang mata dahil sa paghanga sa ama. Bakit? Ano ba ang alam mo tungkol kay Daddy? Tanong ni Retro. Heartless Mafia po. Diretsyong saad niya na ikinatawa ko. Pero great father na po ngayon, Dad. Kasi po nagawa niyong bumalik kahit nasa harap niyo na po ang Grim Reaper. Umugong ang tawa ni Retro.
Babalik at babalik ako hanggat alam kong hindi pa kayo okay ng mami mo. Ani Retro tsaka hinaggan ang noo ng kanyang anak matapos siyang lagyan ng seatbelt ng daddy niya. Your tito Leandro, you'll be your butler start from now. He will teach you anything you'll have to know. Alam kong si Ventry ang nakakapa ni Retro na sumunod sa yapak niya. Ang susunod na magiging mafia, ang ikinakatakot ko lamang ay napaka-soft-hearted ng anak ko. Kayanin niya kaya ang mabigat na responsibilidad na iaatang sa kanya ni Retro? Hapon na kaming nakarating sa Singapore. Sa tansya ko ay mga alas 4 na. You should change your clothes. Naroon ang mga bisita ko sa bahay natin. Anya, may maliit kaming butik na hinintuan. Ang sabi ni Retro ay kay Maki Rivas daw iyon. Isa sa mga best friend niya kung saan lumaki ang anak niyang si Marcos. Yes, my first baby si Retro, pero hindi pa daw siya noon tanggap dahil ito lang nang malaman ng bata ang tungkol sa kanila. Ayaw din naman niyang biglain. Napalinga ako kay Retro habang abala sa kausap sa telepono, habang kami ng anak niya ay eheto at abala sa pamimili. Nilapitan kami ni Retro. I have to go first. I have an important business. Anya, hindi ko maiwasan na malungkot. Nakakapag-isip tuloy ako ng hindi maganda. Baka kasi ganito lamang ang gawin niya sa aming mag-ina. Ang iwanan palagi kahit nasa gitna kami ng family bonding. Nilingon ko si Ventre na nibago ako na hindi niya man lang pinigil ang daddy niya. Wala tuloy akong nagawa kundi ang lingunin si Retro hanggang sa paglabas. Isang simpleng dress lamang ang isinuot ko. Si Ventre pa nga ang namili noon para sa akin. Hinintay kami ni Leandro hanggang sa matapos kami. Wala na ba kayong naisdaanan? Anya pa habang drive ang kotse. Umiling lang ako at tahimik buong biyahe. Umayos lang ako ng upo nang pumasok kami sa malaking gate, mukhang ito na ang bahay na sinasabi ni Retro. Siyempre dahil mula siya sa marangyang pamilya ay inaasahan ko na na malaki iyon. May gwardiya na nagbukas ng pinto ng kotse para sa akin, ngunit katakataka na iisang ilaw lamang ang nakasindi. Doon pa mismo sa kinatatayuan ni Retro. Ang mapuputi niyang ngipin ay parabang kinakawayan ako dahil sa matamis niyang pagkakangiti. Napigil ko ang aking paghinga ng hawakan ni Ventry ang aking kamay. Let's go, mommy! Aya niya pa sa akin matapos ay hinila ang kamay ko. Nang tuluyang tumapak ang paa namin sa bato, ay nagsindihan ang mga ilaw sa paligid. May mga kandila na papuso sa mismong kinalalagyan ni Retro. Nagalat ang petals ng pula at puting mga rosa sa sahig na lalakaran ko. Nang dalawang hakbang na lamang ay pumutok sa kalangitan ang fireworks at lumabas ang mga letra. Nakasulat doon ang salitang, "Will you marry me?" Nasapuko ang aking bibig lalo na nang ibaling ko kay Retro ang aking mata. Nakaluhod siya at hawak ang singsing na may malaking bato sa gitna. "Handa na ako. Handa na akong isuko ang lahat sa'yo at magpaalipin sa pag-ibig mo, Jade. Will you marry me?" Oo. Oo, Retro. Pakakasalan kita. Saan ko? Sabay nating haharapin ang lahat ng ating mga suliranin. Saan ko? Tumayo si Retro tsaka isinuot sa akin ang singsing matapos ay hinaggan niya ang aking labi kasabay ang sunod-sunod na pagputok ng fireworks sa kalangitan. Hinawakan ni Ventry ang kamay ko at ang sa daddy niya habang nagtatalon-talon. Finally, mabubuo na po tayo as family! Sabay kaming umiti ni Retro tsaka namin sabay na hinaggan ang pisngi ni Ventry.